So hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. So ngayon ay iko-continue natin yung ating nagawang program sa Recognition Day. So we are now in part 2 tutorial. So dun tayo pupunta sa page 2 and 3 kung ano yung mga nilagay ko dun na backgrounds tsaka yung content ng aking program sa recognition. Tsaka nilagay ko din doon yung ano, yung mga honored pupils. So without so much ado, let's do this. At tsaka if bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga educational videos na aking pinopost. Tsaka huwag din kalimutang i-share para makatulong din sa iba. So without further ado, come on! So, balikan natin yung ating program. So, ito yung front ng ating program. So, pupunta na tayo dito sa ating page 2 and 3. So, dito tayo maglalagay ng ating content. Gaya ng sinabi ko kanina, yung ating mga background designs or borders. Nakadepende naman yan sa inyo kung ano yung mga designs na gusto ninyo or mga backgrounds na gusto nyong ilagay. So ngayon ay maglalagay tayo ng background para maganda tingnan ng ating program. So ang gagawin natin is punta tayo sa Google. Ayan. So type lang natin dito yung google.com. Ayan. So search natin yung ano, yung vector background design. Search natin yung vector background design. And then click nyo lang tong images. Yan, so meron tayong images. And then hanap tayo dito ng background na ano siya suited sa inyong program. And so hanap lang tayo ng hanap. So just like for example, ano, hanap tayo guys, ito. Just like for example, this one guys. So ito guys, i-click lang natin to, right click, and then copy image, or pwede nyo rin siyang i-save. So, sa akin is copy so that mabilis lang. So, i-paste ko lang siya dito. Yun. So, need natin siyang i-resize kasi malaki siya. Ayan. So, resize lang natin. Ayan. So, there you go. And then, ano natin siya guys. I-fill in natin yung ano, yung mga puti. Ayan. Okay, so ayan, meron na tayong background design sa ating program. And then, kung gusto nyong meron din dito sa kabila, so pwede nyo rin siyang i-copy, tapos i-paste. Ayan. Para di na kayo ano, mahirapan. Ayan, then ano nyo lang siya guys, i-cover nyo lang yung mga white para ano, maganda siya tingnan. Ayan. So since meron na tayong background, ang hahanapin naman natin ngayon is borders. Ayan. So balik tayo sa Google. So type lang natin dito borders use in recognition program. Ayan. So, madaming lalabas niyan. Ayan. Borders used in recognition program. Okay. Type natin dyan. So, makikita ninyo meron tayong mga borders or kung wala kang gusto dito, pwede ka rin maghanap ng iba. Ayan. So, borders. Or like for example, search natin dito borders, border medals. Ayan. Ayun, o dito guys, meron tayo ditong border medals. Ito siya guys. So, same process, copy, and then go to publisher and paste.
And let's paste. Yun. So, gagawin is resize. I-resize lang natin siya, guys. Yung resize. Okay. Yun. So, na-resize na natin siya. And then, punta tayo sa picture format. Tsaka recolor. And then, set transparent color. Click natin yung white na to. Ayun. O, diba? So, meron na tayong borders. So, same process. Copy. And paste. Control V for paste. Yan. Ayan, guys. So, adjust lang natin konti. Ayan. O, diba? Para ano, maganda siya tingnan. Then, dito, medyo na, ano siya, medyo, yun. So, ano lang natin? Adjust lang natin siya, guys, para maganda tingnan. Ito rin. Adjust ng konti. Ayun. Para maganda. Yan. O, diba? Meron na tayong borders. Okay, so dito guys, short reminder lang. Adjust natin siya dito ng konti kasi pag hindi mo siya in-adjust dito ng konti, parang ano, putol yung borders natin. So you need to extend dito going to the right. Ayan. So dito okay na siya. So meron na tayong design ng ating program. So next na gagawin is punta tayo sa Google, then search natin dito sa taas is flaming text. Ayan. Then click enter, press enter, then have this flaming text. Okay, wait lang tayo for a while. Type natin yung name na gusto nating ilagay doon sa ating inside of the program. So, lagay natin doon recognition program. Ayan. Lagay natin. Then, click natin tong get started. Ayan. So, mag-generate siya ng word. So, nag-generate na siya ng word. Next is, pipili tayo. So, halimbawa, napili nyo to. Itong, ano, to guys. So, double click. Ayan. So, next is, kung gusto nyo siya guys i-edit, click nyo. If okay na kayo, click done. So, edit natin. Ayan. So, nandito guys yung napili nating design for our text. So, gawin natin siyang 90. Then, change natin yung font style. Popular. So, hanapin natin si Caution or Caution Script. Ayan. So, mag-change yung kanya, ano, text. And then, if okay na, then click next. Okay. So, ito na siya, guys. Yung outcome ng ating text na napili at saka na, ano, nagustuhan. So, click download. Yeah. So, mapupunta yan siya guys sa downloads mo sa laptop. Yan. Balik tayo sa publisher. Then, click insert pictures. Downloads. Then, ito siya. Ayan. Diba guys? So, meron na tayong recognition program na text.
Resize. Ayun. Resize lang natin siya ng resize. And then, that's great. And then, picture format, recolor. Set transparent color. Click natin yung white. Yan. Okay, so meron na tayong text. So next natin na gagawin is insert text box. Yan. Insert tayo ng text box dito guys para malagyan siya ng flow. Change natin yung font style. Flow of the program to guys. Flow of the program. So, hanap tayo dito ng ano, magandang font style. Try natin si copper black. Then, yung font size, gawin natin 14. Okay, Roman numeral 1. Ganyan, lagyan natin halimbawa dito na opening prayer. Ayan, so natin opening prayer. Tapos, ilalagay nyo dito kung sino yung mag-lead or it is on air. Then, part Roman numeral 2. If you have any ano hymn na ilalagay, lagay natin yung national anthem because this is very important. National anthem. Tapos sa pangatlo is yung kung ano yung hymn nyo dyan sa inyong lugar. Ayan. So lagay nyo dyan yung hymn nyo. Kung ano yung mga songs nyo dyan sa inyong lugar. Then, next is meron tayong for the fourth numeral, meron tayong ano, welcome remarks. Yeah. And then, for the fifth numeral, opening remarks. Ayan. Then for 6th numeral, lagay natin dyan awarding of medals. Awarding of medals to honored pupils. Ganyan. Dito sa welcome remarks, it depends on your agreement sa school kung sino yung ano, kung sino yung mag-opening ng remarks, I mean magwe-welcome at saka mag-opening. Then dito din sa national anthems or mga hymn nyo, kung sino yung magbibit or ano siya on air. And then next is for the 7th numeral, ilagay nyo dyan yung ano, yung inspirational message. Ayun, inspirational message. Kung sino yung ano, yung invited guest na mag-speak or magbigay ng ano, inspiring message to ano, to the pupils. And then, of course, huwag kalimutan yung ano, certificate and token na ibibigay nyo sa kanya. And then, for the 8th numeral, yan, lagyan nyo din dyan ng ano, intermission number. Syempre, para ano,
hindi naman ma-board yung mga parents at mga stakeholders at mga special guests or invited guests. And then for ninth numeral, pwede nyo dyang lagyan ng ano, I mean, kung meron pang mga awards or extra awards or special awards or giving of ribbons and two special awards. Yun. Ayan. Giving ribbons to special awards for ano, for grade 1. For grade 1 to ano, for grade 1 to kung anong grade. And then after that, closing remarks. Ayan. So meron na tayong content for our recognition program. Ayan. So pwede rin nyo rin siyang madagdagan yung size. Ayan, para mas easy to see, tsaka makikita siya ng madali. Ganyan. So, ang next natin na gagawin is here. Dito na tayo sa pangalawang, ano, or sa partner ng page 2, which is number 3. So, alalagyan natin dito na, ano, ng mga academic awardees or yung mga honor pupils from grades 1 to ano, grades 1 to 5. So lalagyan natin dito siya na text or flaming text. So punta tayo sa Google Chrome. Ayan. So back lang tayo. Click lang natin yung ano, yung back or yung previews. Ayan. So type natin dito sa ano, sa box yung name is ano, type natin dito academic excellence award. Then get started. Ayan, so nag-generate na yung ating cool text generator. So pipili ka na lang dito kung ano yung design mo. So pili lang. So let's have this red. Itong red na text. Ayan. And then, edit natin yung logo. Okay. So, dito hindi siya complete. So, dapat dito ay ayusin natin sa logo text. Excellence Awards. Yun. So, gawin natin 90. And then, font style. Quotient script. Then click next. Ayan. So meron tayong Academic Excellence Awards text generator natin. Then i-download natin. Okay. Then punta tayo sa ating Microsoft Publisher. And then click insert pictures. Ayun. So, lagay natin dito yung Academic Excellence Awards and i-resize. Ayan. Yun. Diba? Pagkatapos is recolor, set transparent color. Yun. So, meron na tayong Academic Excellence Awards. Then, pagkatapos is insert tayo ng text box. Ayun, text box.
Then, font style. Hanap tayo ng font style, Broadway. Then, font size, 14. Tsaka bold. Lagay natin dito is, ano, grade 1. For grade 1. Then, lagay natin with honors. Yeah. So, lagay mo dyan yung name ng, ano, pupils mo, if how many are them. Ayan. So, kung meron ka with high or with highest, so, of course, uunahin mo sila and then followed by with honors. Then, for grade 2, yan. Halimbawa, meron ang grade 2 na with high honors. So, lagyan natin dito with high honors. Halimbawa, dalawa. Yan. And then, meron din siyang with honors. Yun. And then, lagyan natin dito na dalawa. Okay. Then, let's proceed to grade 3. Yan. Lagyan natin dito na with high honors. Isa. Then, with honors. Ayun. Ayun. So, kung tip na natin yung ating page 2 and page 3 program. Yeah. So, meron tayong borders, design, flow of the program or flow of our recognition program, and then we have our academic excellence awards. Ayan, the academic excellence awards. So ilagay nyo lang dito yung name of pupils, how many are them. Yun. And that's all about my vlog, guys, for today's ganap. I hope na marami kayong natutunan sa paggawa ko ng recognition program. And thank you for watching. At saka the next vlog that I am going to do is yung back of the program. Yun yung iba vlog ko na ano, yung page number 4. So thank you so much for watching and God bless, guys, and take care. So long.